Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Narito na naman tayo para sa ikapitong linggo ng ating pag-aaral para sa Quarter 1. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang paglaganap at katuruan ng Islam sa ating bansang Pilipinas. Noong 300 BC, isinilang ang isang panibagong relihiyon sa lugar ng Mecca. Isang pananampalatayang namana ng mga Pilipinong naninirahan sa Mindanao at Sulu. Tinawag itong Islam na nangangahulugan, pagsuko sa kagustuhan ni Allah. Muslim ang tawag sa mga naniniwala sa relihiyong ito at nangangahulugan naman ito ng kapayapaan. Itinatag ito ng propetang si Muhammad. Dala ng mga misyonerong Muslim at mga mangangalakal na Arabe ang relihiyong Islam sa Sulu at iba pang bahagi ng Mindanao na lumaganap naman sa ibang bahagi ng ating bansa. Taong 1210 nang dumating ang mga Arabong mangangalakal sa katimugang bahagi ng ating bansa. Noong 1280 naman, unang dumating si Tuan Masyaika sa Sulu at itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Nakipag-isang dibdib sa anak ni Rahasipad at nagsimulang magtatag ng mga pamayanang Muslim sa Sulu. At noong 1380, dumating si Karim ul Makdum sa Sulu at nangaral ng Islam. 1390, dumating naman si Raha Maginda ng Palembang sa Sulu. Matagumpay niyang nahikayat ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Islam. Taong 1450, dumating si Abu Bakar sa Sulu mula sa Palembang. Siya ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. Pinagkaluban siya ng pangalang Sharif ul Hasim nang maging kauna-unahang sultan na itinatag niyang pamahalaan batay sa sultanato ng Arabia. Sa panahon niya, mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam. Si Sharif Kabungsuhan naman ay nakapagtatag ng pamahalaang sultanato sa Mindanao. Ang relihiyong Islam. Bago ang 14 na siglo, matatag na ang ugnayan ng mga Arabi sa ating mga ninuno sa katimugang bahagi ng Pilipinas, ang Mindanao. Bukod sa kalakalan, naimpluwensyahan ng mga turo at paniniwalang relihiyong Islam ang mga ninuno natin. Ngayon, ating tatalakayin ang mga mahalagang bagay sa relihiyong Islam. Una, si Allah. Siya ang Panginoon ng mga Muslim. Mosque ang tawag naman sa lugar ng kanilang sambahan. Quran ang kanilang banal na aklat. At mosque ang tawag sa lugar na kanilang sambahan. At sa Mecca naman ang sentro ng kanilang pagsamba. Atin namang talakayin ang mga aral ng Quran. Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Ito ay naglalaman ng mga salita at aral ni Allah. Ito ang nag-iisang aklat na sinulat sa orihinal na teksto at hindi isinalin sa ibang lengguwahe. Dahil ito, ang mga salita ng Panginoon na sinabi ni Anghel Jibril o Gabriel kay Muhammad sa lengguwaheng Arabic. Sa Quran natutuhan ng mga Muslim ang kapangyarihan at katangian ni Allah. Naging batayan ang sagradong aklat na ito sa pamumuhay ng mga Muslim. Dahil sa mga aral na nakapaloob dito, ang mga aral sa banal na aklat na ito ay sinusunod sa anumang oras at lugar ng mga Muslim. Mga propeta, sila ang mga naatasan ni Allah na magpahayag sa kanyang mensahe sa mga tao upang gabay sa kanilang pamumuhay. Ano ang mga dapat taglayin ng isang propeta? Una, sida or katotohanan. Dapat ang isang propeta ay hindi nagsisinungaling at nagtatago ng katotohanan. Pangalawang katangian, amana or pagkamatapat. Dapat ang isang propeta tapat sa lahat sa kanilang sinasabi at ginagawa. Pangatlo, tabli or naghahatid. Naghahatid ng kumpleto at tamang mensahe ang mga propeta. Hindi nabibigo sa tungkulin.
at itinuturing na kasalanan ang hindi pagbibigay ng tamang mensahe o ang paglilihim ng tunay na kahulugan ng mensahe. At ang pang-apat, ang fatana or katalinuhan. Ang mga taong matatalino at matatalas ang isipan ang maaari lamang maging propeta. Nararapat silang maging matalino upang maipaliwanag nila ang maraming bagay tungkol sa kanilang itinuturo. Ngayon naman, kikilalanin din natin ang pinakakilalang propetang Muslim. Siya si Muhammad. Ipinanganak siya sa Mecca noong 570 AD kina Amina bint Wahb at Abdullah. Namatay ang kanyang ama 2 buwan bago siya ipinanganak at ipinagkatiwala sa isang tagapag-alaga batay sa nakagawian ng mga mayayaman noon. Kinuha ulit ng ina pero namatay din ito nang siya ay 6 taong gulang. Inalagaan siya ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Noong namatay ang kanyang lolo, inalagaan siya ng kanyang tiyuhin na si Abdul Talib. Kahit maagang na ulila, lumaki siyang isang mabuting tao. Mapagbigay sa kanyang kapwa, hindi na nanakit ng damdamin ng kanyang kapwa at isa rin siyang matalino. Pagpapastol ang kanyang trabaho at namahala ng isang negosyo ni Khadija, isang mayamang babae sa Quraysh. Nagpakasal silang dalawa nang lumago ang negosyo at naging maayos ang kanilang pagsasama. Hindi niya nagustuhan ang gawin ng mga tao sa Mecca, tulad ng pagsamba sa iba't ibang Diyos, paglalasing, mga sigalot at mga mapababang pagtingin sa mga kababaihan. Dahil dito, lagi siyang pumupunta sa yungib na tinatawag na Hira upang mag-isip at humanap ng tugon sa mga gumugulo sa kanyang isipan. Sa Hira, inilahad ni Angel Jibril o Gabriel ang mensahe ng Diyos kay Muhammad. Ang mensahe ay ang laman ng Quran at inatasan siya na ituro sa mga tao. Marami ang tumuligsa at hindi naniwala sa kanya, kabilang na ang mga mayayaman at mga pinuno ng Mecca na nababahala sa kanyang impluensya. Tanging si Khadija, ang pinsan niyang si Ali at kaibigang si Abu Bakar ang naniwala sa kanya, ngunit di siya nanawalan ng loob at ipinagpatuloy niya ang kanyang paghatid ng mensahe ng Diyos. At ang huling pag-aaralan natin ay ang mga aral ng Islam sa 5 haligi ng katotohanan. Nakapaloob sa 5 haligi ng katotohanan ang mga aral ng Islam. Ito ang gabay ng mga Muslim sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat Muslim ay sumusunod sa mga utos ni Allah at mga turo ni Muhammad. Ang unang aral ay ang Shahada, ang pagbigkas ng isang Muslim na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Pangalawa, ang Zakat or Zaka. Ito ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap, nangangailangan, mga naulila, matatanda, mga manlalakbay, mga bagong binyagan at mga bilanggong Muslim sa hinang digmaan sa mga nasalanta ng bagyo at lindol sa mga naulila at sa mga may sakit. Pangatlo, ang Salat or Sala. Ito ay ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw na nakaharap sa Mecca. Ito ay sinasagawa sa madaling araw, tanghali, hapon, paglubog ng araw at sa gabi. Ang araw ng Biyernes ay katumbas ng araw ng Linggo ng mga Katoliko. Sama-sama silang nagdarasal sa mosque. Pang-apat ay ang Som or Son, ang pag-aayuno sa loob ng banal na buwan ng Ramadan. Sinasagawa mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Sa umpisa ng pagsikat ng araw, bawal ang kumain, uminom, manigarilyo, makipag-away at makipagtali. Sa paglubog ng araw ay maaari silang kumain at uminom ng katamtaman lamang. Sa araw ng pagtatapos ng Ramadan o pag-aayuno ay salana sa pagkain at regalo ang mga Muslim. At ang panglima o panghuli, ang Haji. Ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, ito yung sentro ng pananampalatayang Muslim na matatagpuan sa Saudi Arabia. Sa gitna ng Mecca, makikita ang Kaaba. Ito ay hugis pahabang marmol na tila bantayog sa Mecca.
Haji naman ang tawag sa mga Muslim na nakarating na sa Mecca. So hanggang dito na lang mga bata, sana nakatulong ang video ito sa pagsagot sa inyong mga module.